So ayan mga boss, meron tayong Toyota Hiace GL, ayan 2015. So pinadala sa atin dito para i-maintenance natin, no. Ayaw magpakilala ni sir, car operator BNB. Ayan, shout out sa iyo boss. Isang taga-subaybay natin si sir sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Ayan. Pinadala sa atin dito yung Hiace na ito para i-maintenance natin yung mga dapat palitan. Ayan, kasi matagal na raw na hindi na maintain tong Hiace niya. Ayaw lang magpakilala ni sir, nasa Maryland siya, no. So yung mga service niya, eto, yung operator ng BNB. Yan. Sir, shout out sa iyo sir. Salamat at dito mo pinagkatiwala yung pag-maintenance na yung sasakyan. So ito kasi, nangyari nito, nalusutan kasi siya ng ano, no, ng brakes. So anong nangyari, naubusan ng pads. So tumagas yung brake fluid sa caliper kasi lumuha na yung piston. Ngayon nagkatama yung rotor. Ito yung dating rotor niya mga bossing. So makapal pa naman kasi, kaya nanghihinayang tayong palitan. Tapos ito na yung pagkatapos nating ipa-machine shop. So ipapakita ko rin sa inyo mga boss. So ayan naman yung pagkatapos nating ipa-resurface, no, yung rotor niya. So ang tanong ni boss sa akin kaagad dito, Boss Joe, ilang mileage pa ba aabutin ng aking rotor bago palitan? So ang sagot ko nga kay boss dito ay wala po sa mileage yung ating rotor, no, bago palitan. Depende po sa paggamit. Tatagal po yung ating rotor basta't alaga lang sa pag-check yung inyong brake pads. Mas maganda sana bawat change oil nyo ay mapacheck nyo na rin yung inyong mga brakes. Yan, para maalagaan natin na maubusan tayo ng brake pads. Sakalang na bumibigay talaga yung mga rotor ng mga ganyan mga boss pagka nauubusan kayo ng mga brake pads. So pagka kinayod po yan at malalim na hindi na pwedeng i-replace, talagang mapapalitan na ang inyong rotor. Ayan mga boss, sishare ko lang to at pinapakita ko lang kay sir yung mga ginawa natin sa Toyota Hiace niya. Ayan, papakita natin lahat yan mga bossing. So sabi niya sa akin papalitan, pero nung nakita naman natin ay kaya pang i-resurface mga boss. Sa akin kasi kung kaya pang i-resurface at makapal pa yung matitira ay hindi po natin pinapalitan. Tapos isa pang concern niya, palit ng timing belt, mga fan belt. Yun, ginawa na natin yung mga boss. Tapos yung water pump. Ito yung water pump niya mga bossing. Ayan, tapos kinabit na nga natin yan para makita talaga ni sir. Pinasabay niya na rin ni sir. Ayan, pinasabay na rin niya. So timing belt, nagpalit na tayo. Fan belt, ayan. Fuel filter, sobrang dumi. Tapos valve cover gasket kasi may nakikita tayong tagas ng valve cover gasket sa gilid niya, no. So sinabay na natin. At ang bilin talaga ni sir sa atin ay kung ano yung makita natin na may problema ay gagawin na. So yung mga idler pulley nga gusto niyang papalitan, yung pulley rito sa harap, pagtanggal ko, okay pa naman, smooth pa naman, kaya hindi ko na siya pinalitan mga boss. Sa akin kasi hanggat hindi ko nakikita na hindi sirang-sira talaga, yung wala pa ako naramdaman na kakaiba or pasira, ay hindi natin pinapapalitan. So talaga maintenance lang ginawa natin dito. Ayan, so ipapakita ko sa inyo mga boss ang ano nito, ang mga pinagpalitan namin ay ito pa pala isa. So nakita ko rin yung sa ETF niya, yung T4 transmission oil, automatic transmission oil. So pinalitan na rin natin pati filter. So andito sa likod yung mga pinagpalitan natin. Ayan, shout out kay sir at nagtiwala talaga sa atin. Kahit wala siya, puro picture lang ginawa natin dito. Nalusutan kasi siya ng preno dati. So akala niya sirang-sira na yung rotor, pero hindi. Ayan, ito yung water pump ni bossing. Pinasabay na rin nung nagpalit tayo ng timing belt. Request talaga niya yan na isabay na kasi sobrang tagal. 2015 na yata itong model nito. Water pump. So brake shoe. Manipis na yung brake shoe nito. Mga bossing, tingnan nyo yung brake shoe. Ayan, sobrang nipis na. Ayan, oh. Bakal na itong kasunod nito eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sobrang nipis na siya. Ayan, kaya pinalitan na rin natin. Palit adjust. Tapos transmission filter. Ito yung transmission filter. Lahat talaga ng ginamit namin ay tinatabi ko.
At request rin ni sir na ilagay sa dito yung mga lahat ng pinagpalitan, siguro i-check talaga to ni sir pagka uwi niya, no? Kasi wala siya rito, nasa ibang bansa. So yung mga driver lang niya yung andito sa Pilipinas. Ayan. Sa timing belt, mga sir, automatic na pag nagpalit talaga ako, kasama yung adjuster, yung ayan, tensioner, auto tensioner, ayan, yung hydraulic, ayan, yan yung sinasabay talaga natin. So, eto naman yung air filter niya, ayan, sobrang dumi, kita nyo naman mga boss, air filter, eto naman yung fuel filter, tingnan nyo naman yung itim, no? Ayan. Eto naman yung tensioner bearing. So, magandang klase rin ang ginamit natin in TN, in SK. Ayan, ito yung tensioner bearing. So, para mapanood ni sir ulit. Wala kasi akong vlog na ito, mga boss. At busy tayo, no? Ito yung timing belt. So, original yung kinabit natin. Sa fan belt naman ay original bando. Ayan. So, ito naman ay wala pang crack. Ayan, wala pa ako nakikitang crack, pero pinapasabay niya rin. Mahirap nga naman masiraan. Yung dati niya ay hindi na rin orekto. Gets na rin ang nakalagay na belt, no? So, ba sinama para ito yung degreaser, yung panlinis. Tapos, valve cover gasket. Ito yung valve cover gasket ni sir. Tapos, nagpalit na rin tayo ng oil seal. Ayan, kasi nakita natin na may tagas na rin yung sa may camshaft oil seal. Ito naman yung ginagamit namin sa transmission ng mga gitong high ace. Ayan. So, lahat ng pinagpalitan po ay andito, sir. Ayan, para pag uwi nyo po, makikita nyo yung mga ginamit natin sa high-ace mo. Ayan, kahit wala ka dito, sir, ay talagang pinipilit naming ipakita sa inyo yung mga pinagpalitan. Dito sa WhatsApp lang kami nag-uusap ni sir, mga picture na dapat palitan. Ayan, so talagang sinisend ko sa kanya. Tapos yung brake light pala nito, pundido, so pinalitan na rin natin. Yan mga boss, kung may sasakyan kayo rito sa Pilipinas na gusto nyo i-maintenance sa akin dito sa Jojo Garage o Jojo Gar TV, mag-message lang kayo mga boss. Kahit wala kayo ay makikita nyo lahat ng pinagpalitan natin na parts, tulad nitong high-ace na ginagawa natin. Tulad ng ginawa natin ay tinabi talaga natin yung pinagpalitan. Ayan mga boss, sana nakapag-share ulit tayo dito sa ginawa nating high-ace, no? Na pinamintinance ni sir sa atin. Ayan, pinapacheck niya rin pala yung gulong niya mga boss. So, sobrang kapal pa yung sa likod. Ayan, 2024 yung expiration date niya. Kaya, goods na goods pa. At ang ganda naman ang kain ng gulong or lapat ng gulong. Kaya, goods pa tong sa likod. So, titingnan naman natin yung sa harap. Ayan, tinignan ko nga yung expiration date niya. So, 2024 siya mga bossing. Kaya wala pang kabato dito si bossing sa gulong niya. Ngayon lipat naman tayo sa harapan para ma-check na rin natin. So andito naman tayo sa harap mga boss. Ayan, makapal pa rin yung gulong niya. At tiningnan ko yung expiration date ay 2023. Tapos dito naman, pantay naman yung kain, hindi kailangan i-camber. Wala ang problema yung mga ball joint tie rod nito. Siguro kailangan lang ipa-alignment din kahit walang cabig para sigurado talaga nga tatagal pa ang buhay ng ating gulong. Ayan. So, lipat naman tayo sa kabilang side. Ayun, dito naman tayo sa kanan. Tapos na tayo sa kaliwa. So, check na rin natin. Okay, unahin natin dito sa harap. Ayan, parehas lang din ng kapal nung pangharap niya. 2023 rin yung expiration date nito. Tapos silipin natin sa ilalim. Ayan, parehas din ng kain nung kaliwa. Kung ano yung upod nung gulong, parehas din doon sa kaliwa, yung kanan. Ayan, tapos dito naman tayo sa likod. Ayan mga boss, 2024 tong sa likod. So, palagay ko sabay itong pinalitan yung dalawang panlikod nito. Ayan, goods pa yung gulong mo sir. Tapos,
Che-check naman natin yung andar ng inyong makina. Isang request pa ni sir ay paandarin natin yung kanyang Toyota Hiace pagkatapos natin gawin. So, start natin. Yan yung andar ng Toyota Hiace mo, sir. Wala naman tayo nakikita ang talsik or sign ng blue by ng iyong makina. So, goods na goods pa yung engine mo. Tapos, on natin yung aircon. Yan. Yung aircon mo, sir, malamig pa. No? So, goods pa yung aircon nito. Ayan, naka-aircon na tayo, sir. Ayan yung compressor o monitor. Kita natin kasi sir, yung mga ikot ng kanyang belt. Yung idler, sir, yung gusto mong papalitan, gusto pa yung ikot, sir. Ayan. Wala pa akong nakikita ang gas-gas na tunog. Tinanggal ko na rin yan. Sinubukan ko na rin sa kamay ko na paikutin. Wala pang kagalas-gas-galas-gas o sabit yung mga idler pulley or bearing, no? Kaya hindi ko na talaga siya pinalitan. Kasi sabi ko, tatagal pa ang buhay nito. Matagal pa to. Patay natin yung aircon para makita ni sir na one click na one click yung kanyang makina yung start. Ayan. Ayan sir, oh. Maganda ng starting. Maganda. Maganda yung andar ng iyong makina. Alagaan mo lang ito sa chainsaw oil, sir. Tapos, nagkulan pala dito. Tingnan natin yung kulan. Makita natin. Kasi nagpalit tayo ng water pump, so nagkulang tayo, mga boss. Natin yung kulan. Ayan. Brake fluid. Ayan, mga boss. Na maximum. Wiper. Okay siya. So, goods. Balik ulit tayo sa loob. Tingnan ulit natin yung andar ng kanyang makina. Ng aso. Yan. So, sir, goods na goods yung andar ng makina natin. Wala tayong problema doon. Wala tayong problema sa makina. Ganda, di ba? Walang fuel knocking.